Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Yan. Okay, so hello, good morning sa inyo lahat at mamaya good afternoon na mamaya, no? So ngayong araw na ito may katalakayan tayo, isang born again evangelist, no, na si Mark Umbao. Gusto niyang patunayan na ang born again movement, born again church, ay ang true church founded by Jesus Christ, kasi yun ang true church, diba? So bibigyan ko siya ng ilang minute yung hinihiling mo, kapatid, para mag-explain ka. Binago ko kasi yung ano ko, para nasa 15 eh. Kaya po ba? Okay lang po ba? Oh, para umabot ang 15 eh. What? Ayun. Sige po. Salamat. Napakabait nyo. Planaladyo. Salamat. Problema. So, time na lang ako rito. Time 15 minutes. Okay. Yan. So, nakaset na ang 15 minutes. Sige. Simulan ko na po. Start na ako pag nagsalita ka na, bro. Okay, nagsimula na po ako. Okay. Okay, go ahead. Ang born again ay nagsimula noong pinangaral ni Yeshua sa John 3:3-6, John 3:22. Malinaw na ang founder mismo ang nagtatag habang buhay pa mismo yung founder na si Yeshua. At ito ay naitala sa Holy Scripture at hindi binase sa haka-haka o palapalagay lang. Ang founder ng born again na si Yeshua, hinayaan ang iba. Mangaral, ito may kaparehas o kaiba sa katuruan na ipinapangaral nila. Matthew 13:24-53, Matthew 9:38-40, Luke 9:49. Hindi tulad ng Roman Catholic, ipinapapatay ang hindi ayon sa kanilang turo at kinasangkapan ng state para maganap ang karumal-dumal na gawain. Kaya sa una pa lang, sila na ang kalaban ng totoong church. Ang itatayo ng Diyos na kanyang iglesia kay Peter na nabanggit sa Matthew 16:18 ay ang born again. Ito ang mga patunay. Acts 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, si Pedro nang sasalita nito, ang tinayo, yung iglesia ang itinayo kay Pedro, ha? Magsisi kayo at magbautismos ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeshua sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang nangangaral nito si Peter po, take note po, si Peter. Meron po bang nabautismuhan sa pangalan ni Yeshua o Jesus sa mga Katoliko? Isa ito sa mga bunga na tinutukoy ng Holy Spirit, Holy Scripture, para makilala ang bulaang propeta o lobo. Dahil ang Roman Catholic, ang Catholic ay hindi sumunod sa ipinangaral ni Pedro. Yung one God believer, o itatawag nilang Juanes, sila lamang ang nagbabautismo sa pangalan ni Yeshua o Jesus. Galatians 3:27, sapagkat ang lahat sa inyo binautismuhan kay Yeshua ay binautismuhan, ay
ang lahat ng binautisma kay Joshua ay ibinihis si Yahushua sa Galatians 2:27, Acts 2:39-42, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, isa ang Pilipinas dito ah, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Tuloy ako sa pagbasa. Sa 2040, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi. Ang kanyang sinabi sa Acts 2:38 ha, at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. 41, kaya ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nabautismuhan at eto na, nadagdagan ang mga alagad ng iglesia na ng mga 3,000 katao, 3,000 na ng araw na iyon. Mahirap malaman kung saan, hindi na ito kasama sa talata, paliwanag ko ito, baka sabihin, binabago yung nakasulat. Mahirap na malaman kung saan napadpad yung 3,000 na nadagdag sa mga alagad noong nagsibalikan na sila sa kanya-kanyang bayan o bansa. O balik ako sa pagbabasa sa 42. Nanatili sila, ito sa 42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Naku po, paano, ang problema sa Katoliko, hindi nanatili sa itinuro, humigit sa nakaturo. Ano yung mga, ano, ang dami niya, mamaya mababanggit ko, sana magkaroon ng oras, mabanggit ko lahat yan. Yung mga humigit, hindi nanatili sa turo, kundi humigit. Sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipirapirso ng tinapay at sa panalangin, 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan din sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. O bawat araw nadaragdagan yung 3,000, kaya patuloy na pagdami ng mga alagad. Malinaw sa talata ah, para hindi natin balik-balikan. Mahirap kasi paulit-ulit tayo. Yung nabautismuhan sa Day of Pentecost, nadadagdagan yung 3,000. Kaya dumadami na sila. Mahirap na i-trace back. Ano ang koneksyon ng born again sa bautismo na pinapangaral ni Pedro sa Acts 2:38? Ano yung koneksyon? Importante ito eh. Si Pedro yung sa kanya itatayo ang iglesia kay Peter. Ano yung connection ng bautismo na pinapangaral ni Pedro sa born again? Ito na. Sabi sa John 3:3-7, sumagot si Yahushua at sa kanila sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na na ang tao ay ipanganak muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ipapanganak ang tao? Kung siya ay maranda na, makakapasok baga siya siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak. Marami talaga, ito opinion ko to ha, marami talagang hindi nakaabot sa pagkaunawa sa pinapangaral ni Yahushua. Sa 5, tuloy ako sa pagbabasa, sumagot si Yahushua, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Sa iyo, maliban ang tao ipanganak sa tubig, take note, tubig at ng espiritu. Pag-aralan natin itong tubig at espiritu, at hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka, ha? Marami nagtataka dito eh. Huwag kayong magtaka sa akin, sinabi sa inyo, kinakailangan nga kayong ipanganak muli. Ito na. Ano yung ipinanganak ng tubig at ng espiritu na binanggit sa talata? At bakit sa isang pariseo, unang pinangaral ang born again? Ano nga pala, singit ko lang, no? Ang tingin ko kasi sa pariseo, ito yung mga pare sa atin, sa modern days natin. Ano yan, may mga prototype yan. Makikita mo ang scripture, gano'n, may prototype nung paano pinanganak, bago mapinanganak si Kristo, mayroong prototype. Paano yung kaligtasan, may prototype sa Old Testament. May gano'n yan. Ngayon, ang paniniwala ko kasi, ang prototype ng pariseo noon, sa modern times natin ngayon, ay ang pare ngayon ng Katoliko. Ito ang mga talata sa ipanganak sa ng tubig. 1 Peter 3:21. Take note nyo po yung mga talata kasi baka hindi ko na mabasa ng buo dahil kukulangin oras ko. 1 Peter 3:21, ang tubig ang iyon ang larawan ng bautismo. Malinaw, ang tubig na tinutukoy nyo sa John 3:3 na iyon ang larawan ng bautismo na ngayon ay nagliligtas sa atin.
hindi sa paglilinis ng karumihan ng makasalanan likas na likas, kundi ang tugon sa isang malinis na budi sa Diyos. Ito ang sa pamamagitan ng pagkabuhay. May relasyon pala yung ipanganak sa tubig sa pagkabuhay muli ni Yahushua. Ano niya na alalahanin niyo mga sinasabi ko kasi lahat 'yan magkakakonekta. Para naman sa ipanganak, ito naman yung para, ito yung talata para naman sa ipinanganak sa espiritu. Ito ang talata, Romans 7:6. Ngunit malayo malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo. Tingnan mo, may namatay na buhay. Yan ang gospel nang dapat nang nasa iglesia, nakikita sa iglesia. Kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umalipin sa atin. 'Di ba kaya pala ipanganak sa espiritu kasi may umaalipin sa atin sa batas. Nakailalim tayo sa batas, nakaalipin tayo sa batas. You know, umaaliban sa atin gaya sa pag naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, you know, kautusan. Kundi sa bagong buhay ng espiritu at kundi sa ilalim ng biyaya sa Romans 6:14. Sa Galatians 4:21 to 31, pinagambing ang dalawang anak, isang alipin si Hagar, ipinanganak si Ismael, kumakatawan sa kautusan. At ang pangalawang naman, ang pangalawang kapanganak anak naman, sa isang malaya si Sarah, ipinanganak si Isaac, kumakatawan naman sa biyaya. Okay? Basahin niyo lang yung talatang binigay ko. Kaya kailangan natin ipanganak muli. Ito ang talata, Romans 6:3 to 4, 1 Peter 1:3. 1:3, verse 3, okay? Para maging malaya sa unang nating katipan sa ilalim ng batas, Romans 7:1-4, at mailipat tayo sa biyay habang sa espiritu. Okay. Ang tanong, paano naman naipasa o nakarating ang born again sa Pilipinas sa iba't ibang dako ng mundo? Ayun ang tanong, paano ba? Dahil ba kay Apostol Pedro na ipinasa dun sa unang pari ng Katoliko? Hindi po yun ang nakasulat sa scripture. Walang ganung namababasa sa Holy Scripture. Gumawa lang sila ng kwento. Ito ang sagot. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipangaral ng nabautismuan sa Day of Pentecost, yung 3,000 na sa unang araw pa lang ha, may 3,000 na nabautismuan na nadagdag sa mga alagad at patuloy na nadaragdagan bawat araw. Ito na. Acts 1:8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba, you know, pagbaba ng Espiritu Santo, kayo'y magiging saksi. Ano yung mga binautismuan, ha? Kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. Yung mga saksi, kaya mga born again, saksi. Kaya marami nagkiklaim ding saksi, pero hindi totoong saksi. Okay? Romans 10:15-18. At paanong makakapangaral ang sinumang kung hindi siya sinugo? Ito yung binabanggit nila madalas. Dapat sinugo siya ni Pedro. Kaya siya makakapagturo. Kaya sila obispo ng iglesia. Hindi po ganun na nasusulat. Ang sasabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At pakikinig, ito lang ang nakasulat. Hindi to dagdag, hindi to bawas. Walang sinabi dyan sa scripture na ganito. Yung sinasabi nila, ito yung sinasabi sa scripture. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Dapat sinasabi ko, hindi baga sila ay nakakinig o tunay ngang ang tinig nila ay kumalat sa buong mundo at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng sanglibutan. Yan ang nasa scripture, hindi yung gumawa sila ng kwento, idinugtong yung pari nila. 1 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, you know, ang mga born again, hindi sa pamamagitan ng binhings na sisira, kundi sa pamamagitan buhay at walang kamatay. Salita ng Diyos. Okay? San sinilang tayo ang mga born again? Sa salita ng Diyos. James 1:18, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salitang ng katotohanan, pamamagitan ng salita. Okay, upang tayo'y maging pangunahing higit sa kaysa lahat sa kanyang mga nilalang. Okay? Ang salitang
ang salitang sinasalitin daw ni si Yahushua ay espiritu at buhay. Importante ma may maunawaan po natin, ang salitang sinasalita daw ni Yahushua ay espiritu at buhay sa John 6:63. Ito yung sinasabi sa John 3:8. Pakinggan niyo po to, ah. Ito napakaimportante. Tinutukoy talaga to, born again, ah. Born again. John 3:8, umiihip ang hangin. John 3:8, umiihip ang hangin. Kung saan nito nais at naririnig. Ano yung naririnig? Di ba salita? Mo ang ugong nito, di ba? Ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan nanggaling. Kaya yung Katoliko, alam nila kung saan nanggaling kay Peter daw, ay bulaan talaga sila. Kasi ang sabi, sabi sa John 8, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan pupunta. At kung saan pupunta, ganoon din ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Diba? Kami mga born again, ipinanganak sa Espiritu. Hindi alam kung saan ang galing o saan patungo. Kasi yung 3,000, ang dami noon. Bawat araw, nadadagdagan, hindi mo naman alam kung saan ang galing. Saan ang galing at saan pupunta. Okay? Kaya pala, ganito ang nakasaad sa John 10:16, ha, take note. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kanungang ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringin ang aking tinig. Ito yung salita, ha? At sila'y magiging isang kawan, hindi sila isang kawan. Magiging, yo, future tense. Isang kawan, magiging isang kawan. Eh, ang Katoliko, diba? Ang katol, isang samahan na yan, eh. Isang kawan na yan, eh. Oh. Ibig sabihin ng isang kawan, hindi katulad ng Katoliko, isang kawan na agad. Diba? Ito talaga tinutukoy ng mga born again. Gagawin silang isang kawan. Okay? Malinaw sa mga talata na ibinigay ko na lumalaganap ang mga born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanyang narinig na nagdulot ng pananampalataya. Sa Diyos nagmula ang kaloob na... Ah, sa pamamahalan ng iglesia, ng mga born again, sa pamamagitan ng espiritu na tanggap nila nang sila'y nabautisma sa pangalan ni Yahushua. Hindi katulad sa mga pare, pinasa niya po kay third, kay fifth, kay sixth, kay eighth. Doon na nagaling yung kaloob. Saan? Sa unang po, pangalawang po, pang-apat, pang-lima, pito, walo, wasyang, sampu. Okay? Tapos, Ephesians 4:11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Sino nagbigay na ito? Diba? Ang Diyos, ang nag-iisang iglesia, ano, ang nag-iisang espiritu. Okay, tuloy ako sa magbasa. Ang iba naman ay mga propeta, ang iba naman ay ebanghelista, ang iba naman ay pastor at ang mga guro. 1 Corinthians 12:4, ito na. Saan nanggaling yung kaloob namin? Saan nanggaling? May iba-ibang kaloob, dadapwat iisang espiritu. Sino ang nagkakaloob? Ang Diyos. Hindi po galing sa apostol, kundi sa iisang. Wow! Time na. Wow, nako, nga ngalahati pa lang. Nagpaliwanag pa kasi ako at binasa ko na lang ito. Ayun. Okay. Ang dami mo kasing pinagsasabi, hindi naman related sa topic mo. Galdancho, magtanong po ako. Yung nadagdag sa mga alagad, hindi yun ang iglesia? Hindi nadagdag sa iglesia? Tama po ba ako? Nadagdag. Yung mapapagkakaunawa nyo? O nadagdag, yun ang born again. Yun ang born again. Sige. Yun ang born again. Ready ka na sa tanong? Yes, ready na po. Okay. Seryosohin nyo po yung mga tanong nyo, tsaka yung pag-aaral natin, huwag nyo gawing biruan, tawanan, kasi seryoso siya. Ikakaimpyerno ng libu-libong nanonood sa inyo. Walang problema, bro, kasi... Opo, seryosohin nyo po. Kapag kami ang nagtanong sa punto por punto, talagang punto por punto. No? Yes. O, sige po. Start po. Tanong po. Unang tanong ko sa'yo. Sino ang founder ng True Church? Yahushua. Okay. Next. Yes. Sino ang founder ng Born Again Movement? Wala kang mababasa sa Google. Kasi kalat-kalat siya. Hindi siya isang kawan. Hindi katulad ng samahan ng Katoliko. Isang kawan na sila. Oh, wala. Kasi ang born again, hindi alam kung saan ang galing at saan pupunta. Kasi 3,000 at nadagdagan, hindi na mayroon na trace back. Kaya hindi alam. Yan ang sabi sa John 3:8. Nakasulat ang born again sa talata. Yung Katoliko, wala. Yung mga pinagsasabi nyo, dagdag na yan, eh. Ulitin ko ang tanong. Yes. Sino
ang founder ng Born Again Movement? Ang founder ng Born Again Movement ay si Yahushua. Okay. Saan malinaw natin, yan sa John 3:3. Sa John 3:3, pinauna ko na yung verse para mabilis tayo. Sa John 3:3, pinangaral ng aming founder ang Born Again. Okay. Saan natin mababasa na si Yahushua ang founder ng Born Again Movement? Walang verbatim o word for word, pero malinaw na ang nangaral, unang-unang nangaral, walang ibang nangaral. Ibig sabihin ng founder kasi nagsimula sa kanya eh. Baka hindi niya naiintindihan ang salitang founder, Brother Danjo. Linawin natin, ang salitang founder, siya ang nagtatag. Siya ang unang nagsimula. Yan ang ibig sabihin. Ang nagsimula niyan, ang totoo, Yahushua. Pero wala kang mabasa, Katoliko. Sa Holy Scripture, mababasa, tinatag niya ang Roman Catholic Church. Wala kang mababasa niyan. Bro, ang topic mo, born again. Wala kang pakialam sa Catholic. Next. Connection niya, may connection yan. Walang connection ng born again sa Catholic. Okay lang, ngayon pagkaunawan niyo po yan, hindi ko po yung matatawaran, hindi ko po yung pwede pakialaman. Next. Dahil si Nicodemo ang sinabihan ni Kristo na you must be born again, ang tanong, saan natin nababasa na si Nicodemo ay kaanib ng isang samahan na tinatawag na born again movement? Walang mababasa kasi hindi walang nabanggit na si Nicodemo ay naging born again. Walang naisulat. Ito nga po, ito magandang mapag-usapin nga hindi nakasulat kasi yan isa sa mga tinuturo ng Roman Catholic na dahil sa hindi nakasulat, hindi kumpleto ang scripture, magdadagdag na sila, lalabis na sila, lalampas na sila sa nakasulat. Hindi po yun tama. Pagdating sa spiritual na pangangailangan natin, tungkol sa kaligtasan natin, pagkaing spiritual, sapat-sapat, kumpleto ang Holy Scripture. Kung hindi sinulat yan, hindi na kailangan yun. Kaya hindi na kailangan yung tinuturo ng mga pare na sila yung succession ng ni Peter kasi hindi niya kailangan yung kaya hindi na nga sinulat eh. May nalimutan ko yung talata, sayang hindi ko na isama. May sinabi, maraming mabuting ginawa si Kristo eh, pero hindi na isinulat. Oo, kasi nga sapat na yung mga nakasulat para tayo ay makapagturo, makapagsaway, makapangaral. Sapat na yung mga kinasihan na kasulatan. Hindi na kailangan ano yung gagawin mong yung dalawang tipan nga hindi mapag-aralan ng kayo po, ang tagal-tagal nyo na nag-aaral ng Bible, yung mga narinig ko kasama nyo, tatagal-tagal, ang dami pang hindi na-aral sa unang tipan at pangalawang tipan. Eh, paano yung ano? Paano pa kung lahat sinulat? Eh, di lalo na naguluhan ng tao. Yun ang mahirap eh. Hindi yun na isinulat kasi hindi na kailangan. Kaya lahat ng pinapangaral ng Katoliko na hindi masusulat sa scripture, yan yung bunga na tinutukoy na lobo na darating pagkatapos ng mga apostol sa Antioquia dumating, nagsimula. Sa Antioquia nagsimula, yung lobo, yung bulang propeta na nangaral nang wala sa scripture. Bakit? Sabi, pag alis namin mga apostol, darating ang lobo, ang bulang propeta. Patunay, sa binibigay niyong dokumento nyo, yung pari nyo na unang succession daw, wala naman sa scripture daw, yun yung nagturo ng iba-ibang pangaral na patunay na yun ang lobo pag-alis ng totoong apostol. Okay, ang sabi mo, ang bulaang propeta nangangaral ng wala sa scripture. Tinatanong kita ngayon. Yes. Natanggap mo ba na wala rin sa scripture ang sinasabi mo? Alin po doon? Samahan na born again. John 3:3, hindi nyo na po nababasa. Sinong idinagdag Bible scholar? Sinong Bible scholar? Yun, takbo kayo. Yan, takbo kayo sa scholar. Sinong takbo kayo sa scholar. Yes, takbo kayo sa scholar. Takbo kayo sa... Tatanong ako. Sige po. Sinong Bible scholar ang susuporta sa paliwanag mo upang hindi lumitaw na gumagawa ka lang ng kwento? Hindi scholar ang basihan. Hindi yung pari nyo ang basihan, kundi ang Holy Scripture, sabi. Sige. Ang kinasihan, ang kasulatan. Bibigyan ng talata, Brother John, kasi hindi ako nagsasalita ng hindi nakasulat eh. Alam ko nang kukunin mo, 2 Timothy 3:16. Sige. Yun, salamat. Kinasihan siya ng Diyos. Ay, papakinggan. Okay. Salamat. Sabi mo ang batayan is Scripture. Sinabi mo naman kanina, hindi mababasa sa Scripture ang sinasabi mo. Ngayon, tinatanggap mo ngayon. Hindi, teka, ano yung sinabi ko hindi mababasa?
ang born again yung tanong nyo, hindi mababasa. Yung tanong nyo. Sabi mo, yung tanong nyo. Born again movement na samahan ay hindi mababasa sa Biblia. Tama ba? Ang born again movement na sinasabi ko, yung sa John 3:3 kaya nababasa. Kung hindi yung mababasa. Sinasabi nyo. Kung hindi, kung ilabas mo ngayon ang talata ng John 3:3. Magaling na panluloko yan, Brother Danjo. Magaling na panluloko yan. Alam nyo po, yung word by word for word, kayo mismo hindi gumagamit ng word for word. Pero ang sinisigurado ko, ang born again, yung nabautismo sa pangalan ni Yahushua at nananatili sa kanyang itinuro ng mga apostol. Ito ang katangian ng born again na sinasabi ko. Ngayon, kung born again movement, may movement, Brother, malaking panluloko yan. Malaking panluloko yan. Okay, kayo hindi gumagamit ng word for word. Tapos ngayon, i-apply nyo sa akin. Born again. Yan, oh, born again. Liga. Kung mababasa sa John 3:3. Ang born again. Ang born again. Church. Sige. Ala, basahin natin. Ano mangyayari, Brother John Joe? Kung hindi mababasa sa John 3:3. Magpapabautis mo ka sa pangalan ni Yahushua? Magpapabautis mo ka sa pangalan ni Yahushua? At ititigil nyo na magturo ng hindi na itunuro ng mga apostol? Relax lang. Ititigil nyo na yan? Taranta ka na. Relax lang. Kung hindi mababasa sa John 3:3. Ang born sige, again po. Church. John 3:3 hanggang 8 yan, ha? John 3:3 to 8 yan. Kung John 3:3 to 8. Sa John chapter 3. Hindi pa pag hindi mabasa. Buuin ko na lang. Hindi, John chapter 3. Pag hindi mabasa sa John chapter 3, ang born again church, tatanggapin mong sinungaling ka. Wag mo akong lukuhin, Brother Danjo, na ginagamit yung salitang church. Wala akong church na ginagamit. Wala akong ginagamit na church. Sabi ko, ang born again, mababasa. Teka, ngayon, malalaman natin na movement yan at iglesia yan dahil idinagdag sila, Brother Danjo, wag kayong word for word, maliligaw kayo, kaya pala kayo naligaw eh. Sabi mo. Word for word, hindi yun, hindi nyo ginagamit, kasi i-apply nyo sa akin. Ang born again, idinagdag sa mga alagad na kung saan, yun yung iglesia. Ang linaw ng paliwanag ko, hindi nyo napapakinggan yung salita ng Diyos, nagiging malaking kawali bang ang tenga nyo, hindi nyo naririnig yung pinapaliwanag ko. Ang born again ay ang mga nabautismuhan sa pangalan ni Yahushua at nananatili sa turo ng mga apostol na hindi ginagawa ng Katoliko. Saan talaga yan? Nabautismuhan sa pangalan ni, hindi pala kayo nakikinig. Saan talaga kaya, yan? Kaya pala, ayun naman, ito, babasay ko sa inyo, Brother. Hanapin ko lang sila kasi nasa kodi ko yun eh. Ito, hindi ko kasing galing yung Brother. Hindi nyo ko ganyan kagaling mag-memorize ng talata, pero pinagandaan ko to. At least, mayroon akong basihan. Ito po, natin lang ha. Sige, labas natin. Yes, basahin nyo po dyan, pakita nyo po sa screen para ano. Okay, sandali ha. Saan ka, Davis? Ang tema mo. Wait, binasa ko kanina, kaya hindi mawala yun. Ang tema mo, born again church. Ang tema mo, born again church. Diyan, ang babasahin ko, born again church. Diyan lang kayo pupuntos, dahil hindi word for word, kayo nga hindi gumagamit eh. Ito, verse 42 ng Acts. Acts 2:42. Sabi nananatili sila sa itinuro ng mga apostol. Yan 42. Wala. Yun, basahin nyo po, pakita nyo sa screen. Nanatili sila, past tense, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Ang Katoliko, may ina ang Diyos, nananalangin ng paulit-ulit, rosary, ang dami yan. Hindi sila nanatili. Yan ba yung itinuro ng apostol? Tamiman o anghel ang mangaral. Huwag ka lumabas sa paksa mo. Ang paksa mo, patutunayan mo na born again church, ang true church. Yun ang paksa mo. Sige po, ano po tanong? Katolik. Sige po. Katolik, bukas Katolik naman tayo. Yes, talaga po bukas? No, bukas. Sige po, yes. Okay. Okay, next na tanong. Wala ka pa sa tanong ko. Okay, next na tanong ko naman nito, ganito. Ano po tanong? Okay, ha? Saan itinayo ni Kristo ang true church? Hindi lugar yan, ha?
Oh, sinabi niya kay Pedro daw niya, itong batong to itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, nangaral si Peter, si Pedro, ng magpabaut, repent and be baptized. Kanino? Sa pangalan nino? Ni Yahushua na hindi sinunod, ng hindi sinunod ng Roman Catholic, kasi daw iba daw yung bautismo sa Ama, Anak, Holy Spirit, at iba daw yung bautismo kay Yahushua. Magkaiba daw yun. Kaya, hindi nagamit yung pangalan na isang pangalan na sukat ikaliligtas ng tao, hindi ginamit. Ang Ama, maraming Ama, huli namin debate nga ni Brandjo, may Ama sa impyerno, may Amang sinungaling, may Amang laman, may Ama, maraming Ama, may anak, anak ng, may mura pa nga yan eh, diba? Anak ng, diba? May mura pa nga yan eh. Yung Holy Spirit, yung mga sumasamba, Holy Spirit naman sila, may kabanalan din sila ng Espiritu. Diba? Pero iba yung tinutukoy na nag-iisang pangalan. Kaya nga, walang sumunod dun sa bautismo ng Katoliko eh. Yes. Yung tinuturo nilang bautismo ng next anak, ay, pangalan ng Ama. Oh, next question. Sige po. Saang lugar sinabi ni Kristo na ito? Sa ano, sa, kung saan ginanap yung ano? Ay, hindi ko alam kung saan lugar kasi kausap si, basta nung kausap si Peter, saan yung lugar na yun, dun nagsimula, pinangaral ang totoong, itatayo yung totoong church. Okay. Nung kausap si Peter, hindi ko alam, pasensya na. Hindi na ilagay sa scripture. Natanggap mo ba na sa Jerusalem? Part of Israel? Sa Jerusalem. Yes, naniniwala ako. Nagsimula ang true church. Naniniwala ako doon. Okay, next. Saan naman natin nababasa na sa Jerusalem tinayo ang born again church? Ah, si Yahushua. Ang nangaral. Si Yahushua, ibig sabihin, kung nasa si Yahushua, diba, tinanak siya sa Nazareth, sa Jerusalem, doon siya na napadpad eh, doon siya na gawi-gawi, doon siya na namamalagi eh. Yung mga alagad ni 3,000, nagpunta sa Day of Pentecost, diba? Kaya, doon nagsimula ang dinaintindihan ng mga Katoliko, yung sinimula ng born again, kaya hindi katulad na, katulad ng Katoliko, kukuha sila ng reference na wala sa scripture na gawa-gawa nila, gawa-gawa na kung sino-sinong tao lang, na hindi nga kami nga o anghel eh. Anghel nga, oh, o kaya apostol ang mangaral eh, wag paniwalaan, so, matakwil eh. Okay. Matakwil. Saan natin mababasa na sa Jerusalem itinayo ang born again church? Word for word wala, pero dahil doon nangangaral si Yahushua, doon yun, doon nagsimula yun. Okay. Oo, dapat magkaroon tayo ng ano, sintido ko, ano, sa common sense at ng common sense at ng lohika. Okay. Logic. Sinong historian? Sino bang mag-aunawa yun? Ayun, sa historian na naman tayo tatakbo. Doon lang kayo. Sige, paborito ko yan. Sinong historian ang magpapatunay ng sinasabi mo na sa Jerusalem nga itinayo ang born again church? Wala. Alam mo kung bakit? Ayoko, natatakot ako sa mga scholar kasi yung mga matatalino ipapahamak, ipapahiya ng mga ano ba yung tawag mo? Yung mga matatalino daw sa sanlibutan ay ipapahiya ng mangmang. Yan, mangmang ang term na ginamit. Nasa Holy Scripture yan, pagka magpagkakataon, kahanapin ko, ipapakita ko sa inyo yan, Brother Janjo. Kaya hindi ako naniniwala sa scholar, kasi scholar, talino, no? Gagaling, no? Magagaling sila pag pinakinggan mo, scholar eh. Pero yung mga matatalino pala, ipapahiya ng mangmang. Bakit? Matatalino sa salita ng Diyos, ang pinag-aaralan yung nakasulat. Yung pala ibig sabihin nun. Next natin mo. Yeah, sige po, next. Oh. Saan mababasa na before year 1900s, meron ng grupo na tinatawag na Born Again Church? Mm-mm. Parehas ng Catholic, wala pang tinatawag na Roman Catholic. Pero, mapapatunay, sabi nga, ito, madalas ko naririnig kay Brother Danjo ito, gamitin natin ngayon. Sabi niya, ibig bang sabihin hindi pa tinatawag, hindi na nag-e-exist? Diba? Applicable dito. Hindi naman kasi kailangan magkaroon ng pangalan eh. Alam mo kung bakit? Eh, kasi, hindi naman nire-record ng Diyos, kailangan may pangalan ng iglesia nyo ha? Wala naman ganun sa talata. Hanapan nyo ako ng talata. Okay, bigyan nyo ng pangalan ha? Yung totoong iglesia, bigyan nyo ng pangalan para ma-recognize natin. Walang ganun. Okay. Kaya gawa-gawa lang talaga ng katuruan ng Katoliko yung kami yung totoong iglesia dahil okay. Naipasa kay Antokiano kung saan nagsimula ang bula ang propeta na lobo na. Next question. Tinatanggap mo ba na ang mga apostol ikinabibilang ang iglesia ay ang true church?
paki ulit, sorry. Sorry, medyo naputol eh. Na ang mga apostol. Tinatanggap ko. Tinatanggap mo ba na ang mga apostol ay kabilang sa true church o hindi? Ay, siyempre naman. Yeah. O, siyempre, basic na tanong yan, Brother Danjo. Okay. Nung kahit tiket, nasasagot ng apostol. Yes, nung yan, ang magandang tanong. Apostol, tinatanggap mo ba na membro rin ng kanilang church ang maglilibing sa kanila? Ay, hindi ako naniniwala. Wala nakasulat sa scripture eh. Meron po kayo nakalagay sa scripture? Kasi Bible alone ako eh. Okay. Bible alone, scriptures alone. Okay, next. Okay, hindi ako maniniwala sa sa chismis na pinapakalat ng Katoliko. Next question. Yes. Saan nakalibing ang mga apostol? Base sa dokumento nyo, at di ko rin alam kung totoo, kung hindi ko pa na-verify yan, sa base sa napakinggan ko sa inyo, nakalibing sa mga simbahan ng Katoliko na kung saan sila yung umusig sa totoong iglesia. Pag pinag-usapan natin ng Katoliko bukas, doon naman tayo mag-focus doon sa pag-uusig. Oo. Kaya nga nagbabalat, ano sila, Brother Danjo, eh, balat, nagsusuot damit tupa, pero ang panloob, nanggalapang lobo. Bakit? Pinagpapatay eh. Pinagpapapatay. Ngayon, magmamagandang pangyari, kung totoo man yan, pag susundan ko yung sasabi mo, inilibing sa iglesia ng Katolika, eh kasi para magmukha silang tupa na kung saan sila ang lobo. Okay. Next question. Oo. Ibig magang sabihin na ang born again, nung namatay ang mga apostol, wala nang pakialam, tumunganga na lang, iniwan ang mga alagad, ganun? Ay, hindi. Brother Danjo, ang linaw ng paliwanag ko. Hindi ko alam bakit hindi na-absorb ng tenga nyo. Anong ginawa? Teka lang, anong sagutin ginawa? Ko muna yan, Brother anong Danjo. Huwag kang umiwas. Huwag kang umiwas, sagutin ko muna. Oh, sige, go sagutin ahead. Ko muna yan. Oo. Ang sagot sa tanong nyo, may 3,000. Diba, galing yan sa iba-ibang bayan, Brother Danjo. Iba-ibang bayan, galing yan sa iba-ibang bayan, iba-ibang bansa. Tinipon yan sa Day of Pentecost. Sa Day of Pentecost, may 3,000. Imagine 3,000 isang araw. Bawat araw, nadadagdagan. Kaya sa John 3:8, hindi alam kung saan ang galing na. Ang hirap na i-trace. Hindi alam kung saan pupunta. Kasi dagdag ang alagad sa iglesia. Yun yung nasa scripture. Hindi yan chismis, Brother Danjo. Ah. Nakasulat sa Holy Scripture. Hindi yan chismis, Brother Danjo. Kailan nagse-celebrate ng Pentecost ang Born Again Church? Ay, hindi naman required sa Bible na dapat mag-celebrate. Kung meron sana, okay lang. Oo, kung na-require, kung pinag-uutos, sabi nga, nanatili kami sa itinuturo eh. Itinuro ba i-celebrate? Actually, hindi ko nga alam kung kailan yung Day of Pentecost. Pero wala, hindi naman kasi itinuro. Kasi kung natinuro yan, hindi susundin ko. Eh wala eh. Kaya nga katulad ko, ang daming... Tinatanggap mo ba na napakahalaga sa mga Kristiyanos na sa Day of Pentecost, ibinuhos ang Holy Spirit, kaya kailangan alalahanin. Ay, napakahalaga. Oh, napakahalaga. Oh, kaya kailangan alalahanin. Napakahalaga. Eh, kaya lang, walang naitala sa scripture kung kailan yun eh. Parang, ito na nga, kaya nga susundan ko yung itinuturo ng Katoliko. Yung ano daw, ang kapanganakan daw ni Yahushua, December 25. Eto, may mga ganitong mga piyesta sila na pinapangaral. Yun yan, pati Day of Pentecost, naitala pala sila. Diba? Ang galing. Very good. Talaga. Magagaling. Mahuhusay. Talaga. Kaya nga pala, kulang ang pinag-aralan ng ano? Yes, ng mga bro, ibang sekta. Next nga question ko sa iyo. Ha? Next question. Ano ang iniambag ng Born Again noong panahong binubuo bilang aklat ang Biblia? Brother Danjo, ganito yan, no? Sa history, Katoliko ang isa sa mga nag-ambag. Tama. Pero ito ang malinaw. Katoliko rin ang nagpigil sa pag-translate nito sa ibang lingwahe. Bakit? Kasi hindi mapipigilan ang kapangyarihan ng Diyos ilaganap ang kanyang salita. Gagamit man siya ng kulto, gagamit man siya na si Judas ginamit, si yung mga pumatay kay Kristo ginamit, sino ba? Si Satanas ginamit. Gagamit siya para matupad ang kanyang kalooban. Hindi yan pamantayan na yan ay sa Diyos.
Pero itong, pero pa, suriin natin, sila yung nagpapatay kay William Tyndale para wag ma-i-translate sa English o sa ibang lingwahe ang Bible. Bakit? Kasi marami nang tumatalikod. Marami nang natatauhan. Ay, may sinasabi silang may ina ang Diyos. Ang Diyos may ina? Ah, gagabing turo yun. Insulto sa isang pinakamalaking blasphemy yun. Okay. Ay, masarap pag-usapan din. Minsan pag-usapan din natin ang branch. Series ng debate. Tara. Pag-usapan natin lahat ang doktrina ng ipinagdagdag ng Katoliko. Yes. Sige, kung gusto mo, series. Sige, umaga. Tuloy-tuloy. Talakayan tayo. Yes. Tanong po. Ngayon, kung saan ka nalipat, napunta ka naman sa ina ng Diyos. Yes. Okay. Kasi blasphemy yun eh. Okay, so kung saan ka napunta ang topic mo, born again. Sige, ako naman. Ako naman, papaliwanag ng 15 minutes. Tapos ihan. Wala nang tanong, Brother Danjo? Wala nang tanong? Naubos ko na yung tanong. Tanong pa! Naubos ko na yung tanong ko na related sa topic mo. Ay. Tumatalon ka sa Catholic, tumatalon ka sa Mother of God, tumatalon ka sa... After yung pa, Brother Danjo, pwede ko bang pasadaan ng konti lang yung ano? Brother Danjo, yung... Pasadaan ko lang konti yung sa Catholic ko naman. Ramdam ko ang galit. Kasi tapos na yung tanong niyo pa lang. Hindi galit to, Brother Danjo, pag-ibig. Hindi galit, Brother Danjo, pag-ibig. Kaya hindi ko kayo pinagtatawanan eh. Bakit? Nagmamalasakit ako sa inyo at sa mga nakikinig sa inyo. Hindi to galit. Ako bro, natatawa pag-ibig, ako dahil kanina pa tayo, wala ka natindigan sa paksa mo. Next naman wala natindigan. Lahat nasa scripture. Sige po. Ako naman. 15 minutes. Yes. Mag-timer ka rin dyan para may makasiguro ka na nakaawat ng 15 minutes. May timer ka dyan? Wait lang. Buksan ko lang yung telepono ko. Hindi, mag ano ka? Wala kang extra phone na gamit. Hindi, tayo lang. Hindi ko kasi, hindi ako sanay gumamit ang telepono ko eh. Kaya, tayo lang, ito na. Tumabis lang to. Stopwatch. Okay. Start na? 15 minutes. Wait lang. 1, 2, start. Okay. Ito ang reason kung bakit sinabi niya na hindi niya alam kung saan nagsimula. Kailan nagsimula? May dahilan. Hindi niya lang alam. Eto, papakita ko sa inyo ano ang dahilan bakit hindi niya alam kung saan nagsimula at kailan nagsimula. Eto. Yan. A brief history. Ito yung reason. Bakit? A brief history of the born again movement. The born again movement traces its origin early in the 19th century. So yung sinasabi niya kanina, sinungalingan yun. In reaction to Protestant liberalism, a group of Protestant theologians from various denominations, gaya ng Baptist, Methodist, Episcopalian, Presbyterian, and Evangelicals, etc., wrote a 12-volume book entitled The Fundamentals. The book contains a compilation of essays of Protestant doctrines, and the born-again movement adapted their doctrines from this 12-volume book. That is why some of their doctrines are similar to those of mainline Protestants. In the strictest sense, born-again Christians is an offshoot. Offshoot lang pala sila. Offshoot of mainline Protestantism. Hindi na pala nakikita sa ano sa screen. Okay. Yan. Para makita. No? Yan. Yan. Okay. Yan. In the strictest sense, born again Christians is an offshoot of mainline Protestantism. No wonder they claim to be a non-denominational church. Yan pala ang reason bakit hindi niya alam kung saan nagsimula, kung kailan nagsimula, at kung kanino nagsimula. Yan ang linaw na sinabi mo kanina. Pangalawa, tinanong ko siya kung
Hindi ako naniniwala na ang born again ay tayo ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi noong unang panahon, ang iglesia ng itayo, isa lang yan. Isa lang yan, hindi yan marami. Gaya nung sinasabi niya na kung ano-anong pinagsasabi. Isang grupo lang ang Kristyanismo noong unang panahon. Ayaw niya ako magbasa ng encyclopedia. Alam niyo ba ano ang purpose ng reference? Ang purpose ng reference, ebidensya yan na hindi ka gumagawa ng kwento. Kaya ko siya hinahanapan ng Bible scholar, historian, para mapatunayan naman niya sa mga nanonood ngayon na hindi siya gumagawa ng kwento. Hindi lang kathang isip. Gaya ng sabi ni Father Darwin, kathang isip lang. Ano yung kathang isip? It's an idea which is not in accordance with reality. May reality. Ang reality, may mga born again movements. Reality, yung doktrina nila, ang iba kopya-kopya, ang iba salungatan. Yun ang reality. Hindi lilitaw yung mga sekta na yan kung walang nagpasimula na mga tao. Wala. Hindi yan lilitaw. Kaya kailangan nga may history. Kasi sa history, natitrace natin doon kung kanino ba talaga nagsimula. May Sanctuary of the Living God. Mayroon namang The Sanctuary. Mayroon namang GIL. Mayroon namang kung ano-anong mga grupo ng ano, mga pinatatayo ng mga born again tatay niya. Ano din? Pastor. Hindi daw founder. Pero siya nangangasiwa. Hindi pwede yun. Once nagparehistro ka ng iglesia mo, kailangan pumirma ang founder. Hindi marirehistro ang isang iglesia kung hindi pipirma ang founder. Next. Ito pa. Ang sinasabi niya, yung born again daw, ito, ilang grupo ba yon? Ilang grupo? Sabi dito, for the first 1,000 years after the death, after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Isang religion lang yon. So kung born again yun, dapat born again nakalagay dito. Eh hindi. Whether you like it or not, the third bishop of Antioch, na si Bishop Ignatius, hindi born again ang ipinangalan sa iglesia. Hindi niya pinangalan ng born again church. Noong year 110 AD, nung nagsulat si Bishop Ignatius sa mga Kristiyano sa Smyrna, hindi niya tinawag na born again church ang iglesia ng Diyos. Ayaw siya nanaban ng historian para suportahan ng kanyang mga haka. Walang may pakita. Talata, nagbigay talata, private interpretation. Scripture daw ang batayan. Hanapan ko scripture, wala namang may pakita. Ginagawa, private interpretation. Para naman mapabigatan niya yung kanyang interpretation, Bible scholar naman ang hinahanap ko to support sa kanyang assertion. Walang may pakita. Ayaw paniwalaan ng scholar. Eh kung yung scholar na mataas na pinag-aralan sa kasaysayan ng Biblia, ayaw mong paniwalaan, mas lalo kang hindi ka panipaniwala. Mas ka paniwala pa nga sila eh. Baka hindi mo nga alam kung anong locust ang kinain ni ni John the Baptist eh. Baka hindi mo nga kaya ipaliwanag siguro bakit sinabi ni Kristo mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa langit. Baka hindi mo alam yan. Wala kang Bible scholar? Sabi ni Mateo 1:16, ang ama ni Jose na asawa ni Maria ay si Jacob. Sabi naman ni Lucas, ang ama ni Jose na asawa ni Maria ay si Eli. Itong si Jacob siya kasi Eli, hindi iisang tao to eh. Ano nangyari yon? Dalawa ama niya. O kung wala kang Bible scholar, kaya mo ipaliwanag yan. Sabi naman doon sa gawa, nung si San Pablo pinakitaan ni Kristo, yung kasamahan niya, may narinig na tinig, walang nakitang tao. Yung isa naman, walang narinig na tinig. Alin ba totoo doon? Hindi niya kaya paliwala yun. Wala siyang Bible scholar eh. Sabi naman sa isa, si Judas, nagpakamatay, nagbigti, hung himself. Sabi naman doon sa gawa, si Judas tumalon, wasak ang katawan. Lumabas yung bituka niya. O paano mo i-reconcile yan? Wala kang Bible scholar. Hindi ka kapanipaniwala.
Hanapan ka ng Bible scholar to support your assertion, wala kang may pakita, ang binibigay mo lang haka. Oh. Next, kung saan-saan siya napadpad, Catholic, hindi pagbigyan naman natin kung ano yung sinasabi sa Catholic, no? Lumipad siya sa Catholic, pagbigyan natin. Ginamit niya John 10:16. Oh, di gamit niya John 10:16. Kukunin ko yung isang ano, isang Protestant Bible na si Richard Baxter. Sino yung sinasabi na sa John 10:16? And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, their only universal head and shepherd. Wala siyang maituro. Wala siyang maituro na born again, na nag-living, yun ay dahil wala sila noon panahon na yun. Wala sila. Hindi sila existing. Kaya wala sa kanila. Lakay mo, 3,000, walang isa man nakapag-living. Buti pa si ano? Si Joseph Arimatea. Ginawan agad ng paraan. Pumunta kay Pilato, humingi ng permiso na siya maglilibing sa Panginoong Hesukristo. Siyempre, may kikilos niya, imposibleng wala. Na, tumunga nga lang ang mga born again noong panahon na yon. Talagang tutunga nga dahil walang born again na nakatunga nga doon. Wala, hindi sila existing. Oh, yung mga kwento niya, kwentong barbero lang yon. Walang istoryang sumusuporta. Hanapan ng istoryan. Ayaw magbigay. Walang may pakita. Tao lang daw yun. Bible alone. Kami, hindi tayo naghahanap letter for letra. Kaya kami hindi nagliletra for letra. Kasi hindi kami Bible alone. Kaya kita hinahanapan nga ng referensya mo eh. Di, alam ko, hindi lahat letra for letrang nakasulat sa Biblia. Kaya kita hinahanapan ng historian at saka Bible scholar. Di, alam ko mismo, na hindi lahat nakasulat letra for letra sa Biblia. Ganyan kita. Eh, pinipit mo kasi, ang batayan, scripture. Sa'yo ba, Bible alone. Eh, di sa Bible kita hinahanap, wala kang may pakita. Oh. Para masuportahan yung paliwanag mo sa Bible na binabasa mo, ayaw mo naman mabigay ng Bible scholar. O, doon. Eh, di lagpak na lagpak ka doon. O, hindi niya napatunayan yung mga tanong ko. Sana yung mga tanong ko rito? Wait lang. Yung tanong ko rito, yung patungkol dun sa ano, sino ang founder ng Born Again Church? Wala siyang may pakita. O, sino ang, kailan, saan, sa Jerusalem pinayo ang Born Again Church? Wala siyang may pakita. O, kailan nag-celebrate ng Pentecost ang Born Again Church? Wala rin siyang maalala. Grabe naman. Yung Day of Pentecost, eto, pakita natin yung ano yung sa ano sa Day of Pentecost. Sino yung nandoon? Born again ba yung nandoon? Tingnan natin na kung born again ba yung nandoon sa Day of Pentecost. Eto yung nandoon sa Day of Pentecost. Eto. Sabi ganito, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Puntaan mo yung upper room sa Jerusalem, pagmamayari ng Katoliko. About 120, pinasok yun ni Romeo Tenbevilla, nag-video call tayo sa kanya doon sa loob, dumahina ang signal, napatunayang Katoliko ang upper room sa Jerusalem. Hindi born again mayari. They were followers of Jesus Christ. Oh, about 120 persons were gathered there. About 120 persons, yan yung sa Gawa 1:15. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. Kaya pala tayo nasi-celebrate ng Pentecost yung Catholic kasi yun ang birthday of the Church. Eh itong born again, wala nagsi-celebrate sa kanila. Bakit? Hindi naman doon nagsimula ang kanila. Oh. Ngayon, the day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. Bakit? Considered as the birthday. Sabi kasi ni Kristo, I will build. Future yun. I will build. Dito na fully build yung iglesia sa Day of Pentecost. The Church may be described as the society that Jesus founded. Hindi pala sa kanila.
sa kanila, kailan nagsimula yung sa ano, yung sa born again na inaaniban niya, madaling salita, nagsimula the born again movement traces its origin early in the 19th century. So, 19th century pala nagsimula ang origin ng born again movement. Oh, hindi giba yung paksa. Kaya nga ako napapangiti na lang ako dito kanina pa. Ang haba ng kanyang sagot sa simple kong mga tanong, ang haba ng kanyang sagot, puro naman nalibay. Puro naman ano, wala naman talagang direct na pagpapaliwanag. So, ano pang pa sasabihin ko, gibang-giba na, ano. Napunta pa siya sa ina ng Diyos. Lagot ka pag tinanong kita sa ina ng Diyos. Si Kristo, tunay na Diyos yun. May ina ba yun? Siyempre, may ina yun. Huwag mo sabihin, walang ina yun. Nung si Kristo ba, nasa sinapupunan ni Mama Mary, hindi siya Diyos doon? Siyempre, Diyos siya doon. Nagkatawang tao. Huwag mo sabihin na yung nagkatawang tao, hindi Diyos yun. At yung nagkatawang tao, may ina yun. Reklamo ka pa. Okay ka magreklamo pag hindi ka naniniwala ang Diyos si Kristo. Oh, wala kang problema kung magreklamo ka sa Mother of God. Pero kung naniniwala kang si Kristo ay Diyos, may ina, awa-tawa, totoo talaga yung Mother of God. Oh, hindi Mother of God the Father, ha, hindi. Kundi yung ano, si Kristo. Yan, so sa doktrina, hindi batayan, kopya-kopyahan, iba kontrahan. Hindi mababate dyan. Ang batayan, sino nagtayo, saan tinayo, sa kailan itinayo, at saan mabasa. Sad to say, wala kang naipakita. At dahil paubos na ang oras ko. Ready naman ako sumagot sa mga katanungan mo. Bate sa paksa, ha? Pero okay lang, kahit lumabas ko sa paksa, okay lang, wala problema yun. Sanay na ako, ginawa mo lang kanina eh. Okay. Yes. Okay na. Wala pa, meron pa. Tapusin ko na lang yung time wave ko na lang. Meron pa kasi akong 10 seconds, 9, 8, 7, okay. 6. Okay, wave ko na lang. Excited lang magtanong eh. Baka kasi makalimutan ko, daming lineup ng tanong. Baka mawala sa isip ko. Kahinaan ko yan eh, weakness ko yan. Ayan. Unang tanong ko, Bardanjo, unang tanong. Wait lang. Katoliko. Wait lang. Ayusin ko muna yung screen. Sige lang. Okay. Speaker view. Yeah. Okay, go ahead. Unang tanong ko, Brother Danjo, kung Katoliko ang naglibing sa mga apostol ay nagpapatunay na Katoliko ang apostol. Ang topic natin, born again. Hinayag nyo, ano, Brother Danjo, pinag-usapan, nilatag nyo yan. Bukas ko patatalakayin. Nilatag nyo yan. Bukas ko patatalakayin. Sayang naman. Niribat kasi, ko. Ang ganda ng tanong. Niribat ko lang yung pinagsasabi mo about Catholic. Pero bukas pa ang topic natin about Catholic. Oh, unang tanong, sige, marami sana yun. Kasi dami mong binanggit sa Katoliko. Doon ako magtatanong sa lahat na nilatag nyo. Kaya lang, sige, doon sa born again muna tayo. Doon sa ginigibaan nyo na, wala pa ako nakikitang na continue eh. Yung unang sinasabi nyo, meron akong, yung kay Judas, na sinasabi nyo na hindi mapapaliwanag, maraming mga sinasabi ko hindi mapapaliwanag dahil kailangan kasi inaano niyo ako eh, inaakusahan niyo akong hindi tama ng Bible alone dahil ay teka lang, iba pa lang topic na 'yan, sandali. Ang dami kasi naka-line up doon sa sumunod kasi ako sa ano mo, sa Brother Danjo eh. Sumunod ako sa tuloy yung nasa isip ko lahat ng tanong na tungkol doon eh. O sige, tuloy lang. Okay. Ang born again ba alagad ng Diyos? Ang born again ay hindi alagad, hindi yan tao, hindi yan grupo, yan ay ma-experience ng tao. Kahit ako Katoliko, kung dati ako ay loko-loko, kung gusto kong magbago ng buhay, na born again ako. Hindi na kailangan... Okay. Ha? Hindi na kailangang lumipat sa ibang grupo para maging born again. Next question. Oh, tama 'yun, ha, tama 'yun. Hindi na kailangang lumipat, kaya nga hiwa-hiwalay sila ng kawan nung una. Ngayon, pangalawang tanong ko, yung born again ba
born again ba ang mga alagad na nasa iglesia? Born again ba yung mga alagad na sa iglesia? Ang mga alagad ay hindi membro ng born again church. Hindi, mali ang correction sa nila. Linawin ko yung tanong. Hindi, badalan dyan. Tanong lang, malayo yung sagot niya. Hindi ako lalabas ang topic. Ang tanong ko, yung born again ba, yung alagad ba? Hindi ako lalabas sa topic. Ang topic natin, born again hindi, church. Hindi, yung tanong ko hindi mo sinasagot. Yung tanong ko hindi mo sinasagot. Ang tanong ko, yung mga alagad na nasa iglesia ay mga born again ba? Yun ang sagot, oo ba o hindi? Di ba ganun lang naman yun? Hindi, kasi ganito. Di ba dapat ganun? Hindi, hindi born again ang iglesia. Layo na nun. Para iba na yung sinasabi nyo. Di ba? Pangit yung ganun na malilito yung mga tao eh. Ang tanong ko, yung mga born again ba na alagad na nasa iglesia ay mga born again ba? Ay, mga alagad hindi sa iglesia, mga born again ba? Hindi sila born again. Wow, hindi pala. Hindi sila born again. Tayo. Hindi sila born again. Hindi sila membro ng born again church. Hindi membro ang tanong ko. Walang membro sa tanong ko, Mother Danjo. O kahit tanong pa born again ba sila? Kahit pa wala. Oo. Wala. Oh, born again ba sila? Hindi. Born again ba sila o hindi? Hindi. Walang membro. Hindi. Pinapasok niyo yung salita na hindi ko sinasabi eh. Yan ang topic natin. Huwag kang lalabas. Yan ang topic natin. Brother Danjo, dinamin kayong tanong. Born again ba ang alagad? Hindi. Born again ba yung mga alagad sa iglesia na tinayo ni Kristo? Hindi. Hindi? Hindi. Hindi sila makakakita. Kung ganun, hindi makakakita ng kaharian ng Diyos yung mga alagad na yon. Tama po ba? Mali. Oh, saan ka? Maliban na ipanganak kang muli, Brother Danjo. Ay, nako. Ano pa? Gusto mo, simulan na natin yung sa Katoliko para mas maganda. Kasi nilatag nyo na. Oh, sana doon ko kayo matanong sa nilatag nyo eh. Kasi baka magstay sa isip ng tao yan, masabi nilang tama yung sinasabi nyo. Eh kung born naging pala yung mga alagad, tapos na usapan. Diba? Yun yung iglesia na tinayo sa ni Yahushua na kami ay kaanib doon. Kasi nabautismo kami sa pangalan ni Yahushua. Tapos na usapan. Ay, nakatapos na ito pa, no? Yung sasabi niya kanina, magtanong ka. Ako. Sige. Huwag kang umalis ka. Akala ko. Mag-rebat. Magtanong ka. Ay, okay. Sumagot na ako. Ang mga pangalawang alaga, tanong ko, ay, teka. Sosagot pa ako, ikaw talaga. Ay, sige. Ang sa debate, ang tanong at sagot, hindi kailangan lumabas sa paksa. At ang paksa natin, patutunayan mo na ang born again church ay true church. Ang mga alagad ay hindi membro ng born again church. Hindi ako lalabas sa paksa. Next question. Okay. O tanong, next question. May nabautismoan ba sa mga Katoliko sa pangalan ni Yahushua? May nabautismoan? Meron o wala? Ang topic natin hindi patungkol sa bautismo. Wow. Ang topic natin okay. Yun yung tinalakay ko, ha, Brother Danjo, hindi ako lumalabas sa topic. Yun yung tinalakay ko. Ang yun yung nilatag ko. Ako nag-affirm eh. Affirmation ako eh. Ang topic natin hindi patungkol sa bautismo. Ang topic natin ay patungkol sa born again church is the true problem. Church. Ang totoong church makikita sa bunga. Tama? Tama ba, Brother Danjo? Ang totoong church makikita sa bunga? Ang o hindi? Ang topic ay hindi ang bunga. Ang topic ay born again church, ang true church. Diyan ka mag-focus. Ah, okay. Ang born again, okay, doon na tayo. Sige, medyo nilimitahan mo ako, no? Kasi malawa kasi yung pag pinag-usapan ng born again, malawa kayo. Pero nilimitahan niyo po ako. Sige, walang problema. Masusundan ko kayo kasi kayo ang may host ng may-ari ng account ng to. Okay, sige. Ang born again. Ang born again po ba nakasulat sa scripture o hindi? Ang born again po ba nakasulat sa scripture o hindi? Wait lang bro. Nag-iingay si Michael sige dito bro. Sige lang po. Wait lang ha. Okay lang. Magkantay ako.
Okay, continue na tayo, bro. Hello, Brad, ano? Nandiyan ka pa? Malis yata. Yes, yes, andito ako. Sorry, nakamute pa ako. Salta ako na salita, wala palang nakakarinig. Okay. Next question ko. Next question ko. Ang born again po ba ipinanganak sa espiritu? Ang born again church ay hindi ipinanganak sa espiritu. Next. Hindi, ang tanong ko, born again hindi church, born again. Ang born again po ba pinanganak sa espiritu? Bakit kaya niyo sagutin yung tanong? Ang topic natin, born again through church, yun ang topic natin. Oo, kaya nga pamutunay ang conscientian eh. Kung sasagot ako patungkol sa topic, huwag na huwag kang magreklamo. Okay, okay. O dito pangalawang tanong, o pangatlong, sundalang bro, po. Ayoko na mapagtalas sa ganyan. Huwag mo naman sana ipahalata bro na wala kang experience sa debate bro. Wala naman talaga, hindi naman ako kaya, debater. Kaya, kapag sinabi ko, hindi naman ako debater. Kaya ang role, ang main role sa debate, kung ano ang topic, doon mag-stick ang mga argumentator. Next question. Next question. Okay. Ang ipinanganak ba sa espiritu, alam ang saan ang pinanggalingan at saan pupunta sa John 3:8? Naniniwala po ba kayo doon? Yes, naniniwala ako doon. Pero ang topic kasi natin, born again church, the true church. Ay, salamat. Buti naman. Buti umamin kayo kahit paano. Kahit hindi. Okay, ano ba mga tanong sa born again pero church? Pero ang topic kasi natin, mag-focus ka, topic mo to. Ikaw ang affirmative dito. Nakakahiya naman. Ikaw affirmative. Ikaw lumalabas. Brother Danjo. Sige. Yung born again church. Ang born again church. Ito, bro. Turuan na lang kita. Patunayan mo na ang born again church, ang true church. Iyan ang patunayan mo. Kung saan saan malumili ko. Sige, patunayan mo na ang born again church, ang true church. Ang patunay niyan, Mother Danjo, ang patunay niyan, ang born again yung mga alagad. Dahil kung hindi sila born again, hindi sila makakakita ng kaharian. Role mo ngayon, magtanong. Yun nga, kaya nga, nililimitahan mo na yung tanong. Wala na akong itatanong kasi ang born again church, wala sa scripture. Kasi ang born again church, hindi... Wait lang. Alam niyo, Father Danjo, alam niyo, panluloko yung ganun eh. Pero sige, okay lang. Kung yan ang ganyan ang laro nyo, ganyan ang style nyo, okay lang. Wait lang, kakaruhin ko lang. Okay lang. Kakaruhin ko lang. Wala ka nang born again church. Wala akong itatanong kapag born again church ang pag-uusapan. Kasi ang patutunayan ko, ang born again ay iglesia. Ang born again ay mga alagad. Ang born again ang totoong iglesia, hindi born again church. Hindi ganoon ang mali ang pagkakaunawa pala ninyo. Ngayon, di ba mo yung tinatayuan ko? Ang born again ay iglesia na itinatayo ni Kristo. Nag-iba ako na. Ayan ang born again church nagsimula nakasulat sa scripture yan. Yeah, nakasulat sa scripture yan. Gagamitin mo sa akin. Yan ang tapos babanggayin mo yung John 3:3. Tapos babanggayin mo ang John 3:3. Babanggayin mo ang John 3:3 sa dokumento mong yan. Ay, grabe si Brother Danjo. Ang John 3:3 anong klaseng hindi tumutukoy sa church? Ang born again, ang mga alagad, kaya nga sila naging naibilang kasi binautismuhan sila sa pangalan ni Joshua. Wala ka rin nabasa na mga alagad ay born again. Kanina. Wala ka nabasa na alagad born again. Ipinanganak na muli. Basahan kita. Ang binautismuhan ay nabautismuhan, ay binihi si Kristo. Ang ipinanganak, tayo ay nabautismuhan. Wala ka nabasa. Ipinanganak tayo sa salita ng Diyos. Brother, hanapan kita ng talata, Brother John. Yung alagad, mga ipinanganak muli. Sige, sandali lang, Brother John. Sandali lang. Sige, mag-discuss ka muna dyan para hindi mainip yung mga tao. Kasi hanapin ko, dahil hindi ako nakaready dun sa word for word na sinasabi mo. Mag-conclusion na ako. Babalikan kita dyan sa talata mo. Sige. Nasabi mo, ang alagad hindi born again. Sandali lang. Sasabi mo yan. Ang alagad ay hindi born again. Babasahan kita dyan. Gusto ko lang, pag narinig kasi ng ibang tao yan. Uy. Kahit 5 minutes lang. Ha? 5 minutes. 5 minutes, conclusion. Sige, 5 minutes, final conclusion. Okay. Time starts now.
Okay, mga nanonood ngayon, no? Ang ating live viewers ngayon umabot ng 205, no? Sabi dito, nako, naguguluhan na ako sa pastor na ito. Sabi naman ni Miles de Jesus Cruz, magulo kayo, wala akong maintindihan. Talagang magulo. Eh. Yung katunggali ko kasi, ayaw akong ipa-stick sa paksa. Ang tinatanong naman, out sa kanyang paksa. Kaya ako nagre-reklamo. Oh, Abigail, Abgirls, Espero, Padrigo. No, sabi dito is, parang sinabi mong tunay iglesia ni Manalo. Anabot kayo ni Manalo to isa. Joe Mark, Disinan, kaming mga Katoliko, mga born again na kami, bata pa lang dahil nabinyagan na kami. Pero ang born again ay, wala, no, wala. Halatang palikuli ko ang pastor, malinaw naman na binyag yun. Sa mga born again dyan, isip-isip na kayo. Alam nyo kanina, hindi niya na ang true church. Wala kasing karanasan pala ito, naghamon na palang karanasan ito. Okay, ganito. Sa debate, kailangan ang i-focus ng affirmative yung paksa niya. At ang paksa niya, born again is the true church. Ngayon, wala siyang nabasa ng born again founded by Jesus Christ. Ang kanya lang binasa, sinabi ni Nicodemo, you must be born again. Sa Greek nun, ibig sabihin nun, you must be born from above. Ibig sabihin, baguhin natin ang buhay. Kaya natin ako, anong ibig sabihin? Papasok ako sa ano? Sa nanay ko? Ganon, sabi niya hindi. Pag ikaw ay naisilang sa magitan ng tubig at espiritu, makikita mo ang kaharian ng Diyos mo. Nabinyaga naman tayo. Di ba? Binyag lang ang patunay niya. Nabinyaga naman tayo. Hindi born again. Pero yung ang topic kasi is the true church. Yung sinabi niya kay Nicodemo, you must be born again. Hindi niya sinabi yung umanib ka sa church. Mali. Kaya ako, sabi niya, mga alagad ba born again? Hindi sila born again member. Sabi niya, hindi ako natanong tungkol sa member. Pasensya ka na, yan ang topic mo. Nakakahiyaan naman. Ikaw ang affirmative, ikaw lumalabas sa topic mo. Hindi ako nahihiya dito, kundi ikaw. Bakit? Ikaw ang affirmative, ikaw ang magpapatunay. Ayaw mong ipatindi ko sa iyo ang paksa mo. At ayaw mong sumagot ako ayon sa paksa mo. Yan, nakakahiya dito. Hindi ako, kundi ikaw. Labas ka na labas sa paksa. Binibilit na born again. Ang dami kong ebidensya, hindi sila born again movement. Ang dami kong ebidensya, hindi sila member ng born again church. Pasensya ka na, yan ang topic mo eh. Patutunayan mo na ang born again ay true church. Yan ang topic mo. Kaya, hindi ako lalabas dyan. Sabi niya, may background ng mojo sa ano to. Tinang ko lang po sino itong maingay dito sa... may ano eh, parang... ayan. Oh, basta dito sa talakayang ito, hindi niya natindigan na ang born again ay true church. Ang ginagawa niya nag-a-assume siya na pag nabautismuhan automatic born again member na. Mali. Hindi. Ikaw kasi born again member ka at kabilang ka sa isang born again church. Kaya nga, linggo, may pinapasukan ka, born again movement yan eh. Kahit naasa ang iglesia pa yung pasukan mo, sa linggo, born again movement yan. At yung tatay mo, pinangisawaan nun, born again movement din. Kaya nga, ang topic about born again church, hindi mo natindigan ang topic mo. Ayaw mong sumagot ako, bate sa topic mo. Oh, ngayon, sino nakakatawa dito? Hindi ako, kundi ikaw. Oh, dahil, gibang-giba ang paksa mo. Nagsalimuang na si pastor, sabi ni Ma'am Jessica, Brother Danjo daw. Sino yan? yan. So, ang born again, nagsimula, 19th century. Yung born again na sinabi niya kay Nicodemo, hindi yun iglesia. Yun ay kailangan niyang i-experience. Hindi yun iglesia. Kaya ang topic niya, gibang-giba. Wasak na wasak, hindi man lang nakatayo kahit isang segundo. Tapos,
Ikaw naman na mag-final conclusion. Yes. 5 minutes. Sa pakas. Okay. Conclusion na. Okay. Malinaw ah, sa pahayag ni Brother Danjo, maliwanag. Ang mga alagad doon na bautismo, hindi born again. Kaya pinalalabas ni Brother Danjo na hindi makakakita ng kaharian ng Diyos yung mga alagad na 3,000, mga nadagdag, dahil lahat sila ay binautismuhan sa pangalan ni Yoshua, at yung mga nabautismo, hindi daw yun born again. Ang sabi, unless a man be born again, eh kailan kaya magiging born again ang mga alagad? Kailan? Yung mga magandang tanong na sana maunawaan ng maraming tao, no? Kailan kaya magiging born again ako? Sasanib sa mga born again? Hindi. Kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ni Yahushua, at hindi tapos dun yun ha, nananatili sa itinuturo ng apostol, huwag kayong mangaral ha, kami man or anghel ang mangaral ng ibang, hindi namin ipinangaral ebanghelyo, hindi namin ipinangaral matakwil ha, alinaw, nananatili ha, sino yung mga alagad hindi pala born again? Grabing akusasyon yun, matinding paniniwala yun. Yun yung mga born again, doon kami nang galing. Kaya nga sabi, hindi na nga, sabi sa John 3:8, no? Umiihip ang hangin, di ba? Yung mga ipinanganak sa Espiritu, kaya tinanong ko siya kanina, yung born again ba ay pinanganak sa Espiritu? Kung yes, at sumagot pala siya kanina, yes. Kung ipinanganak sa Espiritu, yung mga ipinanganak sa Espiritu, kami yung mga pinanganak sa Espiritu, hindi alam kung saan nang galing at saan pupunta, hindi katulad ng Katoliko. Ang Katoliko nang galing sa Antioquia, kung saan umalis yung mga apostol, pumasok ang lobo, ang bulaang propeta. Ang linaw niyan sa talata. Pag binag-usapan namin ng iglesia, ang Katoliko, ibibigay ko yung talata na pag alis naming mga apostol, pumasok ang lobo. Yun yung tinutukoy ni Brother Danjo na sa Antioquia nangyari. Ayun, na biblical siya, biblical. Ngayon, may sinasabi siya, no, hindi Bible alone, kasi pag pinangaral mo yung Bible alone, hindi kompleto. Tama, na hindi talaga kompleto ang Bible sa information, yes, pero sa katuruan, buong-buo, kompletong-kompleto at sapat na sapat. Katuruan saan? Sa kaligtasan? Pagkain ng espiritual? Bakit mo alamin kung paano namatay si Judas? Makakaligtas ba sa'yo yun? Bakit mo alamin kung sino yung ama ng mga taong yan? Makakaligtas ba sa'yo yun? Hindi na isusulat ng Diyos yun. Bakit kailangan alamin pa yung kailangan ipinanganak ang Diyos, si Kristo, bakit ikaliligtas mo ba yun? Bakit kailangan malaman ang pangalan ng Born Again Church? Bakit ikaliligtas mo ba yun? Ang nasa scripture, Brother Danjo, sana maging malinaw at bukas ang tainga natin, pakinggan ang katuruan. Ang katuruan ano? Yung may relasyon sa kaligtasan, ikabubuti ng pagkatao mo, magbunga ang pag-ibig sa puso nyo, Brother Danjo, na ilagay ang tao sa tamang doktrina. Yun ang kompletong scripture. Kaya pansinin mo, hindi ako gumagamit ng hindi nakasulat sa scripture. Ikukulong ka sa salitang born again church. Ikukulong ka sa salitang born again church. Ang sabi ko, nung nag-uusap kami sa telepono, sana i-rewind, ang born again, ang patutunayan kong totoong iglesia. Napanood ko kanina yung kagahapon yung live niya, na-record pala, na ang patutunayan ko, ang born again, ang totoong iglesia, at ang Katoliko, ang totoong bulaang propeta, ang lobo na pumasok. Ngayon, sabi niya? Paano mo mapapaliwanag? Ang dami nyo, ininsulto pa ako. Ano, mapapaliwanag mo ba? Sabihin ko nang hindi ko mapaliwanag. Anong pakialam ko doon? Ika-impyerno ko yun? Hindi ko man ika-impyerno yan eh. Pero, ang mangaral ka na yung alagad, hindi born again. Ala, grabe. Ang si Mary, may ina. Ang Diyos, tatlo. Ano ba? Ang bautismo, hindi sa pangalan ni Yahushua, sa pangalan ng Ama, Anak, at Holy Spirit. Ano, mamanalangin ka ng paulit-ulit. Ano, tawagin yung ama, yung father. Ayun, ang sarap lahat yan, ang sarap ito. Pag-usapan yan eh. Dahil yan yung mga pinagsasabi nila, suriin natin sa nakasulat, hindi sa o-scholar, na kung saan ipapahiya nino ng mangmang. Bakit? Yung mangmang na yon ay na,
kapanalig, yung mga kapanalig ng Diyos. Bibigay ko yung talatang yan sa part 2. Alam, para naman meron naman tayong ano, kumbaga merong sana series kasi sana mga nakikinig. Oh, grabe naman, nagsisimula pa lang ako. Ah. Oh, nga, sorry. Okay. Brother Danjo, kailan next? Kailan ang part 2 natin? Okay. Oh, wala sa Bible. Okay. Yes. Okay. Unang tanong ko din yung una ko yung sana, kung ang Katoliko ang naglibing sa mga apostol at nagpapatunay ito na Katoliko yung mga apostol, sino ang naglibing kay Yahushua? Katoliko po ba? At sa buong talata, pakibigay po yung talata para medyo ano, malinaw sa mga tao. Ako? Wala, nasa pa ako. Nasa lamesa yung laptop ko. Tapos yung electric fan sa ilalim ng electric fan nasa ilalim ng lamesa. So, i-mute ko. Sige, magsalita ka. Mag-mute. Ay, hindi pala ako marinig dahil napatay ko pala yung microphone ko. May ingat kasi si Michael eh. Ayan, yung pala ang yung reason. Hindi pala ako narinig kanina dahil patay yung Ayan, okay. Thank you sa bro. Hindi ko napansin. May ingat kasi si Michael ito eh. Pinatay ko yung microphone ko. Well, naririnig ako ni Brother Mark dahil sa USB mic na ito. Ito yung connected sa Messenger. Ito yung connected sa live. Ingat kasi si Michael kaya pinagpatay ako ng microphone. Hindi nyo ako narinig pala sa live. Okay. So, sasagot ako. Ano yung tanong mo ulit? Pakiulit yung tanong mo. Wag yung magulong tanong, bro. Yung straight to the point na tanong. Okay. San talaga ang naglibing? Sino ang living sa kay Yahushua? Anong tanong? Talagang sa'yo galing ang ingay, bro. Wait lang, may tutawag sa akin. Naka-headset ka? Try mo ro tanggalin yung headset mo. Wait lang. May kausap lang ako saglit, ha? Hello? Hello? Wait lang, may tumawag sa akin. Wait lang, balikan kita. Ang tanong ko, anong talata? Yung nag-living kay Yahushua? Talata. Okay, ngayon. Mute mo na kita dahil may ingay yung background mo. Oh. Yun. Talagang tumahimik ko pang nang-mute ko na siya. Talagang tumahimik. Sa kanya talaga galing yung bro, yung audio na hindi maganda, hindi sa akin. Okay, no? Gaya ng sinabi ko kanina, mayan ako sasagot pag bumalik na siya kasi may iba siyang kausap eh. Napansin nyo? hindi natin digal kung saan magbabasa na lang muna ako ng comment dito.
sa ano sa ating ano walang noise cancellation yung kabila, yung kabila nga hindi sa akin kasi sa akin kasi malinaw yung ano ko eh. Oh. Bro. Oh, hello. Oh, yun pala. Naka-headset ka, brother Marp? Yes, naka-headset ako. Oh, yun siguro dahil lang kaya pangit ang audio. Tanggalin mo 'tong headset mo. Hindi ko masyado maririnig eh kayo. Ah, hindi ba naka ano ka naka wala ka namang video eh ano mo lang sa tenga mo tapos tenga mo speaker. Sige. Ano na lang. Mukhang sa headset mo to hello. Grounded. Hello, grounded yung headset ko? Mukhang grounded ang headset mo dahil yun ang reklamo dito. Okay. Sige, oh, ano yung talata? Okay, ito. Gaya sabi ko kanina, kung ang tanong ay biblical, Biblia ako sa sagot. Kung ang tanong naman, ang sagot ay wala sa Biblia, sa referensya ako sa sagot. At ang tanong mo, sa ang talata ababasa na si Kristo ay inilibing ni Jose na Arimatea, nasa Ebanghelyo yan. Hanapin mo na lang. Yung bago siya ibaba sa cross, binigyan siya ng lugar kung saan siya ilibing. At hindi siya isinama doon sa itinapon doon sa bangin. Meron kasi patatapunan doon sa bangin eh. Tatapunan. Pagkatapos na tatanggal eh, pag walang kumuha, itatapon doon sa bangin. Mangangamoy doon. Si Kristo hindi inayaan ng alagad na ganun. Kumuha talaga ng permiso kay Poncio Pilato na kukunin nila katawan ni Kristo para silang maglibing. Dahil ang mga alagad, mahal na mahal ang kanilang mga mangangaral. Gaya halimbawa, si Felix Manalo ng Iglesia ni Kristo, nung siya ay namatay, hindi nila hinayaan na iba ang maglibing sa kanya para masiguro nila na talagang nakapwesto yung bangkay ni Brother Felix Manalo. Kaya inalagaan ng membro. Ganun din ang nangyari kay Eranya Manalo. Ganun din kay Eli Soriano. Ganun din kay Ellen G. White at sa mga founders ng mga iglesia. Ganun din. Pagwan sila na ang panahon na sila ay pumanaw, yung mga nagmamahal nilang membro, kukunin nila yung sila ang maglilibing nun. Kaya kung walang born again na nakapaglibing sa mga apostol, hindi yan ang true church. Oh. Okay. Oh, next question. Yung naglibing, Katoliko o mga Hudyo? Yung naglibing, Kristiyano yun. Kristiyano? Kristiyano yun. Kasi... mayroon kang talata, Brother Lion Joe. Kasi straight yung tanong ko para mabilis ha. Mayroon talata o wala, tapos na. Kung ibabase mo na naman sa referensya, next time na natin yung pag-usapan. May talata o wala? Wala siyang talata, kaya nga hindi kami pagkakalun eh. Okay na. Oy, teka. Huwag mo lilimitahan ang mga nanonood, ha? Sige, okay, referensya. Huwag mo lilimitahan ang mga nanonood. Sasagot ako ng tama. Tanggapin mo man o hindi, sasagot ako ng tama. Okay, ang nagliting sa kanya, Kristiyano. Bakit Kristiyano? Pag sinabing Christian, followers ni Kristo. Pag sinabi mong Hudyo, dalawang klase ang Hudyo. May Judaism na Hudyo, may Hudyong Kristiyano. At yung Kristiyano, kasama ng mga apostol, Katoliko yun. Oh, next question. Sundan kita sa tanong, sa sagot mo. Maganda, okay. Buti pala, pinagpaliwanag kita para makita ko yung pinanggagalingan ng iyong paniniwala. Huwag ka maglilimita. Okay. Dami nanonood. Okay. Hindi mo parang panloloko rito. Kristiyano, Katoliko, ha? Sabi mo, Katoliko, yung mga... Kristiyanong Katoliko yung mga naglibing kay Kristo. Hindi Hudyo, ha? Okay. Mali. Sa party natin. Ang Katoliko, walang kinikilalang lahi yan kay Hudyo man o kay Hintil. Ang mga apostol, mga Hudyo yun. Hindi sila Judaism, ha? Baka Judaism ang pagkaunawa mo sa Hudyo. Sunod na tanong. Baka Judaism ang pagkaunawa mo sa Hudyo. Ang mga Katoliko, nagsimula yan sa Hudyo. Ay, babasa ako ng referensya. Gusto mo referensya? Sige, mula mo ako referensya. Para may patunay ako. No? Na
Hindi ako nag, medyo ako gumagawa ng, eto sinasabi ko, kailangan talaga ng ebidensya para hindi lumilitaw na, ano, na gumagawa ka lang ng kwento. Eto, yan, eto, pakita ko sa iyo, ha? Yan, The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 406, the first 300 years of early church. Catholics traced the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all peoples. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. The first Christians were Jews. Ang unang mga Kristiyano, mga Hudyo. Huwag mo sabihin pag Hudyo, hindi Kristiyano. Ha? Ang unang mga Kristiyano, mga Hudyo, na naniniwala na si Kristo ang Mesiyas. Oh, the Savior expected by the Jews. The early church gradually divorced itself from Judaism, the religion of the Jews. So iba yung, kaya sa sinasabi ko kanina, sa Hudyo, may dalawa, may Judaism, may Kristiyano. Yung mga Hudyo na naging Kristiyano, sila yung pinangalan ng Katoliko. Huh? Ngayon, yung mga Hudyo na natili sa Judaism, eh, hindi yung mga Kristiyano. At yung Jose, na taga-Arimatea, naglibing kay Kristo, Kristiyano yun. Hudyong Kristiyano. At dahil Hudyong Kristiyano, Katoliko. Next question. Next question. Hmm. Sabi nyo, yung Katoliko nang galing sa Hudyo. Tama? Mali. Tama po ba? Ay, sinabi nyo. Wala diba? Ko sinabi ang Hudyo ang Kristiyano ng ang galing sa Hudyo. Okay. Ang sabi dito, ang unang miyembro ng mga Kristiyano ay mga Hudyo. Wala ko sinabi. Wala ko sinabi na Kristiyano galing sa Hudyo. Oh, ito na lang tanong. Ito na lang tanong. Oh, ang Hudyo, ang mga Hudyo ba ay Katoliko? Kaya sinabi ko, ang mga Hudyo na naging Kristiyano, mga Katoliko yon sa panahong ito. Naging, di ba? Ibig sabihin, nagbago sila ng religion. Ng pananampalataya. Yes. Very good. Tama? Yes. Yun. Oh, hindi sila Hudyo. Tama? Hudyo. Hindi sila Hudyo. Hudyo nga. Diba? Oh, balik tayo sa tanong ko. Teka. Yung Hudyo ba ang naglibing o Katoliko? Ang Hudyo, lahi yan. Lahi. Mga taga-Huda. Sigurado kang lahi lang yan? O lahi, yan ay ang lahi Hudyo. At baka ang pananampalataya. Baka tinutukoy mo. O, tinutukoy nyo na. Baka ang tinutukoy mo, Judaism. Mm-mm. Baka Judaism ay Hudyo yan. Mga Hudyo yan. Mm-mm. Ay, ano, basahin ko ha. Ulitin ko yung basa. Makinig ka kasi binabasa ko eh. The first Christians were Jews. Sa Tagalog, ang unang mga Kristiyano ay mga Hudyo. Oh. Ay mga Hudyo. So hindi yan ano, lahi yan, lahi, hindi yan reliyon. Okay, sige, paniniwala niya yan. Parang Islam yan sa Muslim. Pero sige, paniniwala niya yan. Okay, balik tayo. Tuloy ko muna. Oh, balik tayo. The early church gradually divorced itself from Judaism. Yung unang Kristiyano daw nakipaghiwalay sa Judaism. Ano yung Judaism? Ito yung relihiyon ng mga Hudyo. Na mga Hudyo. Ang Hudyo may relihiyon. At ang relihiyon ng mga Hudyo, Judaism. Humiwalay doon ang mga Kristiyano. Balik ako doon sa tanong, no? Okay, go ahead. Doon sa kaninang pagiging, ano, ang born again ba, ay, wala bang born again sa iglesia? Pala, ito pala tanong ko. Wala bang born again sa iglesia na tinayo ni Yahushua? Walang born again? Wala o lahat sila born again? Wala talagang membro ng born again doon, bro. Hindi ni membro, Brother Danjo, niloloko nakikinig eh. Sabi ko, wala bang born again na born again? Experience. Ayun, okay? Born again experience sa mga talagad ng sa totoong iglesia na tinayo ni Yahushua. Yes, yung born again experience. Yung born again experience. Wala sa ano na, wala rin sa scripture yan, Brother Danjo. Pero susundan ko lang kayo. Yes. Susundan ko lang kayo. Ha? Marami, oh. Bro. Hindi yan marami, gaya ko. Born again experience. Hindi ganun na. Wala nakalagay na born again experience. Yes. Pero susundan ko kayo para mag-meet tayo halfway. Yes, para bro. Mag-meet tayo halfway. Yes, bro. Oh. Marami, yung mga bro. Born gaya ko. Yung, wala. Yung tanong ko, Brother Danjo, yung mga born again ba, born again experience, yung mga alagad ba,
hindi na naka-experience ng born again experience, ay, hindi ba? Ayun, yun ang pindutin, yes, mo. Tama. Okay. Oh, okay. Ang mga alagad naka-experience sila gaya ko ng pagiging born again, dahil ako dati loko-loko talaga akong tao. Paano ka? Loko-loko talaga akong tao dati. Pero ngayon, medyo tumino ng utak ko. Kaya, okay. Paano ka naging born again ba dati? Oh, na-born again ako, sir, pero hindi ako. Paano ka naging born again? Ha? Ano yung para sa iyo, paano ka naging born again? Ano yung experience mo na naging born again ka? Unang-una, nung ako gamitan mo ang talata ba, Dadanza? Gamitan mo ang talata. Anong talata? Experience ko to. Tara mo ko talata. Ano ka ba? Hindi. Experience ko to. Experience mo, itutugma mo, i-contextualize mo. Matagal na. Ipaparallel mo sa scripture. Bro, wag kang pilosopo ha. Matagal nang tapos isulat ang Biblia nang ipinanganak ako, kaya wag mo kong hanapan ng talata. Piloso po ka. Okay. Ako na, Dungeon. Experience mo. Dalawang beses. Sige. Unang-una, nung ako'y binautismuhan, nung ako'y bininyagan. Tapos, lumaki ako, nalipat ako sa relihiyon ng Seventh-day Adventist. Naging debater ako ng Seventh-day Adventist for sa loob ng 4 na taon. Ngayon, naging loko-loko ako nun. Nang ako'y nagbalik sa Katoliko, medyo tumino ng isip ko. Doon, na-born again ako. Hindi na kailangan pa na lumipat ng ibang relihiyon para maging born again. Dahil sa Katoliko mismo, pwede kang mag-born again. Oh, experience ha, experience. Next question. Yes. Okay. Okay. Nabautismuhan ka. Tama? Isa yan sa nabanggit mo, nabautismuhan ka. Yes. Saan ka nabautismuhan? Sa pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit o sa pangalan ni Yahushua? Sa pangalan o ni Jesus? Sa pangalan... Yung utos ni Kristo sa Mateo 28:19. Okay. Oh. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak. Oh, basahin ko, ha? Sino inutusan dyan, Danjo? Sino inutusan dyan? Saan ba kailangan bautismuhan ang tao ayon sa utos ng Panginoong Hesukristo? Yan sa sasabi mong Yahushua. Paano ba? Jesus. Oh, paano ba bautismuhan ang tao? Oh, ito sabi dito, Mateo 28:19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang pangalan na tinutukoy dito, hindi literal na pangalan, kundi authority. Ano ba ito? Wait lang. Sumasagot ako. Sumasagot. Wait. Kasi, confirm. Ha? Andyan ka pa? Wala. Ang naiwan na lang dito kasi Ate Jessica. Si Ate Jessica na naiwan dito. Wala na yung ano. Wala na yung Brother Danjo Gyud lagi. Danjo. Wala na si ano rito. Umalis. Ah, si Ate Jessica na lang natira. Oh. Bali Romel, gusto mo sumali? Gusto mo sumali? O sige, bigyan kita ng room link. O sige ha, ipopost ko dito. Sorry. Ayun. Sorry kasi may tumawag sa akin. Kailangan akong umalis. Pero, okay. Pwede bang part na lang? Kasi talagang masarap pag-usapan niya mga yan eh. Ano, may lakad ka? Importante. May merong agent ako magpapailalim sa ano ko sa lisensya ko kaya kailangan kong pumunta sa PRC ngayon eh. Ah, okay. Wala problema, bro. Meron mo naman bukas na umaga messages. Maganda yung usapan eh. Kailan yung part 2? Para no, pag-usapan natin yung ganyang sige ito. Ano yung gusto mong talakayan bukas kasi ng gabi may debate ako. Pakinig ka muna. Bukas ng gabi may debate ako. Kalaban ng Seventh-day Adventist, ang topic namin, Roman Catholic Church, True Church. So, pag tinalakay ko sa umaga, wala nang silbi sa gabi. So, ganito na lang. Ibang topic na lang ang talakayin natin na gusto mong talakayin. Ano kaya bang gusto mong talakayin? Ano nga ba?
Dami nyo kasing tinuturo eh, no? Okay, mamili ka kahit ano, specific lang tayo talaga. Para alam ko kung anong gagawin ko, no, title, bukas. Anong gusto mo ko talakayan natin? Sabi ko kung anong ko bukas. May commitment din ako bukas. Teka, Saturday siguro ng umaga, pwede ka? Saturday. Ay, sige, meron din pala ako. Tulay pala ang Saturday ko. Andali. Sige. Monday na lang. Monday morning. Ano morning, ba? Okay sa akin yun. Anong araw ba ngayon? Merkoles? Oh, sige, Monday morning. Oo, ganun na lang. But, Danjo, kailangan ko pumunta ng Percy, bakit ko mabuti ng 5 p.m. Masayang lakad ng mga tao doon. Okay. Patunto na ba, Danjo? Salamat sa pagkakataon, sobra. Sobrang thankful talaga ako sa platform na pinrovide nyo. Sobrang thankful talaga ako. Thank you. Babi na muna ako. Kailangan ko mag-bis pa, mariligo pa ako. Bye-bye. Thank you, bro. Oh, ayan. So, basa muna ako dito. Nawala ba ang live? Hindi nawala ang live. Basa muna ako ng mga comment section dito. Yung Trinity, tinutulan niya din yan. Good morning, Bro Jando. God bless you more. Thank you sa pagdipisa sa atong simbahan. Sabi ni... Okay. Ayan. Michael. Busan dito ng... Ito talaga ako, multitasking, no? Maliban sa nagtatrabaho ay nag-aalaga pa ng aking chikitin. Okay. Nagdrama na si Pastor. Sabi ni Leon, ang gulo maging loud. Oh, sabi naman ni Eugene, Oboy, naging pastor ka dahil famous ka. Katulad ni Pacquiao, pastor, wala naman alam. Oh, meron palang ano. May nabalitaan pala ako bago lang si Bobby Pacquiao bumalik sa Katoliko. Oh. Nabalitaan ko yun na galing from General Santos mismo. Bro Jando, ihatag na sa ako, kay ako ng patulan, sabi ni Kalesa David. Sabi naman dito ni Raymard Pitao alias Pastoreoloy. Oh, sabi naman ni Grace Kim, nabasa mo ito kanina. Rogelio Candila Medelio. Walay klaro yun ning burn again sa talakayan. Hindi reliyon ang born again. Tama, sabi ni Orly Patria Lumpan. Hindi reliyon ang born again. Ang topic kasi is about sa born again through church. Yung mga tanong niya kanina, hindi yun pabor sa topic niya kasi gusto niya akong iliko. Aba, sa haba ba naman ng experience natin sa talakayan, ililiko. Playing words ang ginagawa niya kanina, tanong niya, yung mga alagad ba, born again? Sabi ko, hindi sila membro ng born again. Hindi kita tatanong sa membro. Ba't ka marireklamo? Yun ang topic mo. Diba? So, mamayang hapon, mapapanood ito sa Punto por Punto YouTube channel natin. At kung sakali na merong live yung mga kasamahan natin sa kanila na ganito rin mga talakayan, mag-live din kayo. Brother Junre, Brother Romel Palma, Brother Angel Santos, kung meron kayong mga live na mga talakayan, i-live nyo at i-re-upload natin sa mga YouTube channels natin. Okay, Pastor, balik ka na sa Katoliko para marami pa ang iyong maakay pabalik sa Katoliko. Sabi ni Leon Angulo Manginlawod. Okay. Yan, so thank you po sa inyong lahat ng mga, dami talaga ng comment, hindi ko na talaga mabasa lahat. Ganda yan kapatid, balik Katoliko, sabi ni Rogelio Candela Bidio Senior, Bro Rafi Ikoy, gilayasan ka Bro Jando, kay Basin Mabuking. Okay, hanggang dito na lamang po at bukas ng umaga, kita kids po ulit tayo. O di kaya, baka ba, may bakante ako mamaya, no? Kung sakali may bakante ako mamaya, magla-live uli ako. No? Kung meron akong maano dito na gusto kong talakayin. Kasi, nung nag-vacation kasi ako sa, nung Christmas at saka nung New Year, ang daming nag-chat sa Facebook page ko na, ewan ko, gusto yung siguro nang iparibat sa akin. E di, talakayin ko. Okay no? Paalam na po sa inyo at maraming salamat sa inyo lahat na mga nanood ngayon. Kita-kits po tayo mamayang gabi.
magbabalik na po ang Worldwide Catholic Bible Study. Okay, at paalam na sa inyong lahat. Paalam, paalam, paalam. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristiyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan.